inyo mga kabady. Char Zeus Motovlog here. So for today's vlog, i-review natin tong Euro E110 Sports. So samahan nyo mga kabady, simulan natin tong review. Bago natin simulan, shoutout muna pala tayo. So shoutout ko muna tong mga Lota Gaming na tropa natin dahil 1K subscribers na tayo. Shoutout kay Vicente Caneda, LJ Diama, Jerwell Baroga, Ray Cipriano, Buboy Berosil, JR Berosil, Carl Libet, JM Velasco, Diego De Dios, Jericho Ocampo, Lester Martinez, Anthony Rupin, tsaka kay Boss Debbie. Shoutout sa inyo. So simulan natin yung review ng motor na to mga kabady. And simulan natin dito sa headlight niya mga kabady, no. So ang headlight niya ay bulb type, tapos itong dalawang signal light niya kanan kaliwa bulb type din mga kabady, no. Tapos dito tayo sa digital panel niya mga kabady. Ayan, makikita natin yung speedometer, odometer, fuel gauge, tapos signal light left and right, tapos meron din siyang gear indicator. Ayan, tapos ito yung susi niya mga kabady, oh. Ayan, tapos dito naman tayo sa kaliwang handlebar niya. Meron siyang switch sa ilaw mga kabady. Tapos itong signal light left and right, tapos busina. Tapos ito yung choke niya. Ay, choke pa ito mga kabady. Tapos dito naman tayo sa ano niya kabady, kanan. Kanan na handlebar. Ito, nagpakabit siya na itong switch sa ilaw mga kabady. Meron din ditong push start button. Tapos dito tayo sa ano, sa harap niya mga kabady, no. Napansin natin yung rim niya, rayos pa mga kabady. Tapos drum brake yung brake sa harap. Ang sukat ng gulong niya mga kabady. So tignan natin. Ay mga kabady, yung sukat ng gulong niya sa harap ay 2.50 tapos 17. Ayan. Dito naman tayo sa likod na part mga kabady, no. So ang brand ng gulong niya mga kabady is U1 Sing. Ang sukat ng sa harap, ayan, 2.75 17. Tapos yung shock niya sa likod, dalawang shock na rin siya mga kabady. Ayan, no, makikita nyo. Tapos sa likod naman tayo mga kabady, ayan yung, kung makikita nyo yung ano niya, yung tail light niya. Itong sa likod bulb type, tapos signal light sa likod bulb type pa rin mga kabady. Ayan. Tapos meron na rin siyang ano mga kabady, o kickstart. Ayan, maganda na, meron na siyang kickstart. Para pag hindi umano yung push start natin, ay magagamit natin yung kickstart. Ayan. Tapos dito tayo mga kabady sa ano, compartment niya mga kabady. Ayan mga kabady, yung ano niya, compartment niya mga kabady. Malaki-laki na rin mga kabady. Magkakasya na rin dito yung mga raincoat, kung ano-ano pwede natin ilagay. Ayan. Paganda na itong Euro Sports E110. Ayan mga kabady, oh. Tapos yung brake niya pala sa likod mga kabady, drum brake din. Ayan. So test ride natin mga kabady, samahan niyo ako. Mga kabady, test ride natin tong Euro 110cc. So puro down to mga kabady. Apat yung cambio niya mga kabady. Ayan. Para ka lang nakasakay sa XRM mga kabady. Ayan. Sobrang smooth patakbuhin. Tapos dahil 110cc lang to mga kabady, tipid din to sa gasolina. Ayan, oh. Hindi masyadong maingay yung makina niya mga kabady pag pinapatakbo natin. Ayan, smooth lang. Kahit sa paakyatan, ito mga kabady, paakyatan po ito. Ayan. Ayan mga kabady, paakyatan, kayang-kaya. O, ikot muna tayo mga kabady. Wala
lambot din yung shock niya mga kabady. Yan. Saka yung upuan niya mga kabady, malapad din. So pag kahit sa long ride, hindi nasakit yung pet natin. Tapos malambot din yung foam niya. Ano? Smooth siya malakbo mga kabady. Sa motor natin, yung Beeperman 150, manipis lang yung upuan. Kaya pag minsan kapag long ride, ano tayo, tawag dito, masakit sa puwet. Itong gantong motor, malapad yung upuan niya, kaya maganda siya pag ano, long ride. Ayun mga kabady, oh. Nakakapanibago lang kasi walang clutch. Nasanay tayo sa may clutch. Ayan. So, bili na kayo na itong Euro E110 Sport mga kabady sa Euro. Punta lang kayo sa mga Euro na ano, Mitsukoshi pala mga kabady. Dito nyo mabibili itong Euro Sports 110 mga kabady. Smooth mga kabady. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kabady. Ayan, maraming salamat po sa mga manonood matapos tong video ko. Charzus Moto Vlog, peace out.